Yun. Like Ram nga po pala. Shoutout sa grupo kong Elga. Shoutout din sa Yudeo. Sabi sa'yo, di kita bibiguin. Ito na yung verse ko. Medyo kilala pala yung kalaban ko. Pwes yung dikit ng mga tao sa'yo na. Ikaw tong lumalaban. Yung virus ako na. Basta sa gagawin mong palabas, 50-50 ka sa'king sakuna. Ngayong ako magpapamalas, gagamitin ko na lang sa pagpuna. Di ba't sabi mo sa battle niyo ni Johan, dilapis lang ang armas mo? Pwes ikay dihad lang na bata. Kahit sa tintadi na rin ako aasa, upang ipahiyag na kapiranggot lang ang lapis sa ditablang na bara. At yung sinabi mo kay Bagabag, kala mo papalagpasin ko yun ha? Nakasinglalim mo yung balon na tapos may balon pa? Puta ganun ba? Nabanggit lang yung balon, yung salitang malalim, feeling yun ka? Gusto mo maging malalim? Ngayon na? Patapusin mo muna yung battle pagtapos kong mabaon ka. Yan, feeling malakas, porket yung bara pwede sa lahat. Parang aso yung tumahol, pwede kahit sinong makagat. Ngayon ang atensyon, pati na pwersa, ay napasayo. Sa pagratrat ko sa gera, simulan mo na sa pagsalo. Kaya sa baon mo na letra, dapat mapapatama mo. Kung hindi, malamang tulog itong bida, lalo't di nakabato. Maiba, bago ka lang pala sa live, kasi madalas sa ganitong video battle, kaya pala madalas may angle tong kupal na backliner na sa mga nakakaharap ay backfighter. Kaso kalaban mo si Lycram Sir, kaya hanggang asa ka na lang sa rap title, sabay balik sa pagiging rap typer. Kaya pala di nauubusan ng baon sa digmaan, kasali din kasi sa pambansang nakawan ng bara. Ako, maiyahambing mo lang sa pellet gun. Pumuputok pa rin kahit mawalan ng bala. Dito sa ating duelo, muntik pa ako mawalan ng gana. Pero pinilit ko magpasa ng mabigat kay Sardeo upang pagkatapos ay daganan ka sana. Pasalamat ka. Napaglaanan pa kita ng oras. Busy ako kakalaro at dagdag ka lang sa hassle. Nag-focus ako kaka ML to make you lose in this game, brother. Look, kung naririnig mo to, sabi sa'yo, magsusulat ako pag nakapagpataas na ako ng level. Laro, ML, level, kinabahan ka naman masyado. Di ko pa totodo na nagparin yung reference ng Mobile Legend. Sobrang bigat ng aking bara. Kinailangan ko na magbitaw. Di katunay na malalim. Ngunit ako pa rin ang lilitaw. Itong MC, made in China, kaya ang peki ay ikaw. Di ko na rin sinagad sa 5 minuto. Kung niluto, tutalan kino, mahilig sa hilaw. Wala na akong linyang maisip na panapos, bro. Pinipilit ko na lang na mairaos to. Sa bagay di na kailangan kasi siguradong ikay matatapos ko. Time, yon. Salamat. Masyadong, ewan ko kung maikli o hindi. Shoutout sa grupo Elga, Lycram, tsaka shoutout sa kalaban ko, Terumo. Tsaka shoutout daw sa may-ari cellphone. Yo, check! Terumo, Korta Pluma, shoutout kay Johan, ginahol sa oras, pasensya, babasahin ko yung verse ko. Game. Sawa na sa 2 minuto, kung sambitin ng pagpatay, mas masarap 5 minuto, mong sasambitin ng pag-aray, susulitin bawat segundo, walang matitirang palagay, tuloy-tuloy na nga siguro, parang nagbibilang sa kamay, oo wala ng intro-intro. Scandal to iho, hindi roleplay sa video, tira agad walang abiso, parang sakit galing sa Chino, pagkat walang kahalong biro, Lycram, pangalan pa lang, sketchy na yung paggamit, pagkat binaliktad mo yung Marshall, na parang si Balakid, yung pangalan mo kaduda-duda, sadyang ang hirap unawain, Lycram, ano yan, pinagsamang taranta at sinungaling, debut mo sa video battle. Was ako magbibigay basbas, binyag mo ay tatatak. Ito ang unang palabas, parang panganay na anak. Huwag ka nang magbalak, sa pagdaldal ikay wasak. Halimaw to sa pagsatsat, kaya sa bangayan bagsak. Ikay kabilang, nasa pawang, nasa pawan na mangmang. Sagarang, sagarang, pinakitay, agarang patayan. Di mo ko mahihigitan, sapagkat ikay kulang-kulang pa, mauunahan mo lang ako kapag sakay ka na sa ambulansya. Sa video, mas ramdam mo pagkatalo. Cause you can check each bar, mas masakit kapag malayo. Break up ng LDR, tadyak, bago bagsak, sa amo magmakaawa pagkat
gago palpak plano mong makalaya salpak tumataktak may kilitipa nakasama hakhak humagalpak mamatay sa kakatawa lintik siksik mga pinakawalan na bara dikdik hit-hit, tsak, malakas ang tama, iyong bit-bit, kit-kit, saling pusa at pangbata, kaya pit-pit, git-git, o paulit-ulit na sa gasa. Bakit ka nagpatol? Sa buhay di ka ba nasayangan? Matapang sana all, sumugal ng walang alinlangan, oo say sugarol, habang konsintidor aking galawan, na parang kubrador, pagkat pinatayang kalaban. Ako, Rough Rider. Ikaw fuck milder, stunt flyer or jump higher, he does neither. I don't want young minor, give me some finer. Sawa na ako sa 5-0, gusto ko much tighter. Pinalo ka ni backers, damn nicer. This one's lighter, sounds brighter. Kung taob ka sa backfighter, eh di lalo na ngayong kalaban mo yung frontliner. Real talk. Tapos bars mo pang talent fee kay Aya Sam kanya pa yang nasumbat. Gago, kung bars mo pang talent fee, bars ko walang katumbas. At remind ko lang ha, choker ka, tapos wak ka pang magsulat. Sobrang gaan na nga ng linya mo, di mo pa kayang magbuhat, bano? Lalo na sa ML, buong game nagpa-farm ka lang. Tapos gamit mo sobrang cheap, napapatay mo lang ay creep. 2016 Miami roster, kasi mahina ang hit. Sa class takot na takot, sadyang nakakainis kanyang trip. Bukang bibig niya 150, kasi back lang laging sambit. De seryoso, Marshall, ginawang lycram. Ikay wala ng takas kahit umanib sa birhen, pagkat binaliktad na yung sarili. Oo, ikay umamin sa krimen. Yan ang ginamit mong haligi. At sa pangbababoy ka nawili. Hindi mo namamalayang binababoy mo na iyong sarili. Oras wag mo nang sayangin. Sa mga turo ko, huli na para magsisi. Mapalaykram o Marshall, taob sa akin. Kahit di ako makapili. Mamamatay ka na. Sa impyerno, malapit ka nang maging alipin. At lahat ng iiwanan mo dito sa lupa. Gago, hindi ko gagamitin. Pero sige, halika. Hahayaan lang kita sa gusto mong sabihin. Siyempre, respeto na lang sa nagbibitaw ng huling habilin. Yung bilang mo, di mahanap. Laging naka-coding. Tuloy-tuloy ka nga sa live. Kaso choker ka at boring. Lagi kang nawawala. Ikay nasanay na sa ghosting. Hindi makabuo ng round na parang naglo-loading. Sinabi ko na noon, uulitin na lang rin. Tumalon ka sa bangin. Sumisid pa ilalim. Maghanap ka ng aking ikakasira. Hanggang sa matanaw mo ay dilim. Kaya tsak, wala kang makikita. Time baon. Yun, napanood ko na yung battle ni Lycram versus Tirumo. One round lang siya. I think 5 minutes each round siguro yun. So yun, binase ko yung battle sa pagiging ano, sa delivery din. Kasi sabi nila, counted na yung delivery. Mas umangat ng konti si, ano, si Tirumo in terms sa content, tapos yung delivery. Tapos may mga pasok pa siya biglaang mga ano, biglaang bara, mga biglaang wordplay, yung ganun. Mas mabigat yung naisulat. Pero hindi naman ibig sabihin na walang nagawa si Lycram. Medyo nainaan lang ako sa delivery ni Lycram, pero okay yung sulat. Siguro pag naging mas intense yung delivery ni Lycram, mas naging madiin yung sinulat niya. So yun, para sa akin, mas diin yung kay Tirumo. So binigay ko yung boto ko kay Tirumo. Peace. Hey yo, what's up mga tropa? Lilwe nga po pala. Saludo kay Sir Deo sa pagpili sa akin para maging isa sa mga judges sa online rap battle na tinataguyod niya. Tuloy-tuloy lang mga tol. Sa napanood ko yung kay Tirumo versus Lycram, pareha silang ano eh, magaling, may potential talaga, pero may nangibabaw na ang lupit ng sulat niya tsaka performance niya. Pero parehas naman silang ano, may pinupunto yung mga sinasabi.
pero talagang mas umangat dito sa laban na to si Terumo. Ang dami niyang mga ano eh, mga punchline na pumapasok talaga. Tapos yung mga double meaning, mga wordplay, yung parang ano, may narinig ako na ano, yung pinapatay ang kalaban, tapos yung bangayan. Basta ang dami niyang tumatak na linya, kaya para sa akin overall kay Terumo, pero shoutout pa rin kay Lycram, tuloy-tuloy lang mga tol. Ingat kayo dyan, God bless. Peace out kayo. Pistolero nga pala, dito sa laban na to binoto ko si Terumo. Siguro yung pinaka-explanation ko na lang is kasi although marami silang ano, marami, ewan ko, siguro dahil video battle to, may mga punches na hindi talaga maglaland masyado or hindi ko masabing hindi ganun ka-impactful eh, kasi narinig ko naman. Kasi minsan si Terumo may mga, ewan ko kung bars ba yun or wordplay na gusto niyang ipahiwatig, pero pakaramdam ko hindi yun naglaland. Tapos eto naman si Lycram, may mga line siya na hindi maganda yung pagkaka-deliver. So para sa akin ang pinaka naging edge na lang is yung ano, the way na kung paano nila dineliver, na kung paano maging convincing yung line kahit naka-video lang yung battle. So yun, para sa akin siguro ang nanalo si Terumo. Yun, personal opinion ko lang yun bro. Siyempre meron din mga MC na ibang majudge dyan.